Bago ang lahat, luma muna. Si Mark Gasol ang isa sa best draft steal sa NBA na napili ng 2007 NBA draft bilang 48th overall ng Lakers. Naging part din siya ng trade ng kapatid niyang si Pau Gasol papuntang Lakers at siya naman napunta sa Memphis. Naging 3-time All-Star, 2013 Defensive Player of the Year at 2019 NBA Champion. Pero yung prime talaga ni Mark Gasol ay sa Memphis, lalo na sa Grit and Grind era. Andiyan na nga nung tinalo nila ang number 1 seed sa playoffs sa San Antonio noong 2011. Nakipagbakbakan din sila kina KD, Harden at Westbrook nung semis. Nang 2013 naman, umabot sila ng West Finals kaso nga lang nabawian sila at nasweep pa ng San Antonio. Ngayon ang Memphis nasa bagong era na. Si Ja Morant ang foundation nun ngayon. Pero masasabing hindi lang siya, kundi yung mga young guns talaga nila. Ang isa doon, si Desmond Bane. Merong kasing pagka Jimmy Butler ng konti yung story ni Bane. Galing siya sa Richmond, Indiana na ayon sa isang article ng Indy Star, si Bane ay lumaki talaga sa uncle niya. Dahil ang nanay niyang si Marisa Bane, nung pinanganak siya ay teenager pa lang at ayon nga sa kanya, hindi pa siya ready magkaanak. Kaya ang naging legal guardian ni Desmond Bane ay ang kanyang uncle na si Tony Bane. Ayon pa nga sa uncle niya ay may communication pa rin naman si Desmond at ang nanay niya. Pero yung tatay niya hindi niya nakilala noon. Nang magkaroon naman ng family problem si Tony Bane or sabihin nating naghiwalay sila ng asawa niya, dito ulit lumipat ng bahay si Desmond sa great grandfather naman niya. Yun na ang masasabing permanent home ni Bane. Ang unang sport talaga ni Desmond ay baseball dahil naging coach ang lolo niya noon hanggang sa mag-focus na talaga siya ng basketball sa edad na 8 years old. Noon ay binibisita pa rin naman siya ng kanyang uncle. Dito naman siya ginawa ng kanyang uncle ng basketball rim na ayon pa sa kanya, umiiyak noon si Desmond dahil gusto agad niyang makadunk. Pero tinitrain niya kasi agad sa standard size ng rim na tinago pa nga ng tito niya yung mga tools para ma-adjust yung taas. Para mapuwersa agad si Desmond na maglaro sa standard height. Nang mag-high school naman siya, meron siya nakilalang coach noon, si Josh Jorgens, na noon ang gusto ng tito niya at kahit ang coach niya, maglaro siya para sa Richmond High School. Kaso nga lang yung lola niya ay humiling na maglaro siya para sa Seton Catholic High School, isang 1A division team or lower class league ang nilalaruan kontra sa Richmond High School na 4A division. Yun ang isa sa best high school team sa area nila kaya gusto nilang maglaro siya doon dahil nga magkakaroon si Bane ng higher chances na makapaglaro sa ibang liga. Hindi naman tumanggi si Desmond sa hiling ng lola niya pero si Tony Bane na tito nga niya ay sinabing mas maganda sa Richmond. Pero yung lola niya nagbanta na kung hindi pipiliin ang Seton Catholic High School, aalis siya at pupunta ng New Mexico. Tapos na ang usapan doon. Sa unang season naman niya sa Seton Catholic High School, meron lamang siyang 7 points per game. Nang mga sumunod na season naman, naging scoring machine siya at umiscore pa nga siya dati ng 60 points. Dahil na din, wala namang ibang option kundi siya. Lower numbers din kasi ang nag-i-enroll sa school nila at sa report nga, nasa 20 lang ang umabot sa graduation after ng kanyang senior year. Kung saan naman si Bane ay merong average noon na 30 points, 11 rebounds, 6 assists at 2 blocks per game. Pero hindi siya nakarank noon, parang Ja Morant din dati. So nasabi ko naman Jimmy Butler story dahil nga almost homeless siya dahil hindi naman talaga nanay niya ang nagpalaki sa kanya at yung mga kamag-anak na mostly grandparents pa niya. Si Butler noon naglaro muna sa junior college bago nakakuha ng scholarship sa Division 1. Si Desmond Bane halos Division 2 na ang best option para sa kanya. Sa kanyang senior year na merong malaking average ay walang team sa Division 1 ang nagkakaroon ng interest sa kanya dahil sa isang particular na dahilan. Nung mga time ni Jimmy Butler sa college, hindi pa to big deal. Pero sa time ni Desmond Bane, sobrang big deal na. Listed kasi si Butler na 6'7 or kahit konti pa yung diferensya sa height. Pero yung wingspan niya nasa 6'6 at noon sinasabing masyado maikli yun para sa isang small forward. Kaya sabi ko din, sobrang lupit talaga ni Butler dahil nga isa siya sa best defensive player ngayon. Si Desmond Bane listed na 6'5 or medyo adjust natin ng konti pero yung wingspan hindi mo ma-adjust yun at nasa 6'4. Point guard pa ang position nun ni Desmond Bane bago talaga siya nag-shift sa shooting guard position. Yung maikli niyang wingspan yun talaga ang dahilan kung bakit iniiwasan siya dati ng mga Division 1 college team. Ang ginawa pa ni Bane noon, nagkaroon siya ng visit sa Purdue pero hindi siya na-offer ng scholarship. Kahit pa positive yung mga feedback na binigay sa kanya.
Nung papatapos na ang senior year ni Desmond Bane, wala siyang malalaroan pa noon sa college. Kaya ang ginawa niya, naglaro muna siya sa AAU. Dito naman siya nakita ni Kevin Miller na parang naging kwento na yung katulad ng kay Jamoran na yung naging coach na doon ay nagutom tapos napadaan sa gym. At dito nga nakita si Jamoran na halos katulad din ng kay Desmond Bane. Pero medyo ibang kwento lang ng konti. Naglalaro kasi noon sa tournament sa May Dallas itong si Desmond Bane. Ang school ng TCU ay kalahating oras lang ang layo doon. Ayon kay Kevin Miller ay narinig niya na merong naglalaro doon ng low-key player sa tournament. Kaya pinuntahan niya. Pinanood muna ni Kevin Miller si Desmond Bane sa tournament ng isang game lang. At after noon, nag-decide agad siyang isign ito sa TCU. Pero bago yun, pinaglista muna ni Miller yung kanyang mga staff ng mga pangit na style ni Bane at kung bakit hindi rin siya nire-recruit. So konti nga lang yung nalagay ng mga staff ni Kevin Miller at yung isa nga doon nakalagay yung wingspan. Pero dito pa rin talaga nag-decide siyang isign siya para sa TCU. Ang isa sa notable name na galing sa TCU sa NBA ay si Scott Brooks, ang dating coach ng OKC at Wizards. Sa unang season naman ni Bane ay meron siyang 7 points per game at mostly second unit siya. Sa ikalawang season naman niya, umangat yon sa 12 points, 4 rebounds at 46% mula sa 3-point area at kasama na siya sa starting lineup. Nagre-reflect yung mga stats niya sa college sa NBA ngayon. Yung third year, meron siyang 15 points at 5 rebounds per game. Noon, sinubukan niyang sumali sa 2019 NBA draft kaso loaded kasi yon ng mga hype player at possible hindi sila maging magkakampi ni Jamoran. Kaya naglaro muna siya ulit sa kanyang senior year. Si Kevin Miller, ang coach ni Bane sa TCU, ay merong kapatid na naglaro sa NBA na sa malamang kilala nyo din yun. Naglaro din kasi siya sa Memphis noong 2003 hanggang 2008. At ito nga ay si Mike Miller, na isang 3-point shooter sa NBA. So kabisado ni Kevin Miller kung ano ang babaguhin sa style ng kapatid niya kapag meron talagang hindi maganda. Kaya ang ginawa no ni Desmond Bane at ni Kevin Miller, ginaya nila ang positioning ni Devin Booker at kung paano gumalaw sa off-the-ball offense si Klay Thompson. Paulit-ulit yon sa kanyang senior year na tumaas nga ang kanyang average sa 16 points, 6 rebounds, 3 assists at 1 steal per game. Meron pa siyang 44% mula sa 3-point area. Sa draft naman, pinili siya ng Boston bilang 30th overall pick. Siya ulit ang una since 1995 ang napili sa first round mula TCU. Kaso, na-trade naman siya papuntang Memphis at dito naman siya pinapirma talaga ng kontrata. Sa kwento pa nga ni Bane, tinawagan siya noon ng Detroit na kukunin talaga siya sa mid rounds. Mga 16 pick yun. Pero hindi nangyari at umabot nga siya sa huli sa first round. Sa malamang, naalala nyo pa yung memes ni Michael Jordan na I took it personal. Dito naman kay Bane, I take it personal. Dahil tuwing sa meron siyang makakatapat na mas mataas ang draft selection kumpara sa kanya, ay ginagawa niya yung motivation. Kahit hindi yun naglalaro sa loob ng basketball court. Sa rookie season naman ni Bane, napili siya bilang all-rookie second team. Meron siyang average na 9 points, 3 rebounds at 43% mula sa 3-point area. Siya din ang leader sa mga rookies noon pagdating sa 3-point percentage. Sa second season naman ni Bane, meron siyang 17 points, 4 rebounds, 3 assists at nasa 1 steal per game. Nadoble din niya ang kanyang attempts mula last season na merong 7 attempts per game until ngayong 2022 na meron ng 14 kada game. At nasa almost 3 out of 7 din siya mula sa 3-point area na sobrang taas ng inangat ng kanyang game. Ang isa pang dahilan doon, na-injured din yung isa sa mga top player ng Memphis, si Dillon Brooks, na hindi agad nakalaro ng first 10 games niya. Kaya nilagay agad doon si Desmond Bane, na maganda naman ang pinapakita. Nakalaro din lang si Dillon Brooks ng 21 games, na hanggang ngayon ay hindi pa ulit nakakabalik, at huling nakapaglaro pa noong January 8. So yan ang kwento nitong si Desmond Bane na halos katulad din ni Jamorant yung kwento niya na isang underdog story. So hanggang dito na lang ulit, kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.